ako dito si Jo, ang dakilang best friend dito ni Len, nagaganap pa ni Miss Janine Gutierrez. Yan. Si Jo dito ay very supportive, pero may pagka alam niyo yung friend niyo na honest, sobrang honest niya. Medyo masakit na kung minsan magsalita, pero mahal naman yung mga kaibigan niya. So ganun dito si Jo. Yes, si Jo. Oo. Mag-iisip ako, pero depende, tsareng hindi. Makulit. Bury me. Bury me. Hindi, oo, makulit. Yes na, yes. Oh, hindi na, yes. Na tayo lalayo. Na. Yes, hindi na natin may pagkakaila. Yes na yes lang to. Hello, ang full name ko dito ay Carlo Cabahog. Kaya kung naririnig niyo, nakakalito minsan kung ano ba talaga yung character niya. Siya si Kaloy at saka si Cabs. So, ako dito ay isang delivery boy na na-meet ni Len sa isang online inuman. So, ayun, doon na mag-start ang journey kung paano naging magkaibigan at paano nagtuloy ang relationship ng dalawang strangers na to. Ayun. Opo, dito si Len, isang, syempre ngayon, work from home na teaching assistant. At ano ko, very opinionated, outspoken, lalo na sa social media, at no boyfriend since birth. So, sa lahat ng mga no boyfriend o jowa since birth dyan, hi guys, itaas niyo ang bandi. At malalaman niyo kung no boyfriend pa rin ba siya pagkatapos ng dito at toon. Direct JP and under TBA, kasi palagi ko nga pong sinasabi na yung tatlong yan, matagal ko nang hinahangaan. And pangarap ko talagang mapabilang sa mga projects nila. So, even without knowing the story or anything, game na agad ako because it's the chance to work with them. Tapos, nung nalaman ko naman yung character ko, sobrang nakarelate ako kasi siya yung tipong minsan masyadong outspoken, very opinionated, nakikialam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid niya. So, from that description pa lang, parang shocks, kilala ko tong babaeng to. Parang I can see myself in her. And then, yun. Ang saya din na i-share yung kwento sa inyo guys. So I really hope you guys get to watch it. Work on another project. Pero parang guest lang ako dun eh. So yeah, we have spoken there, chika. So comfortable na talaga ako sa kanya kasi very warm talaga si JC. Parang ano lang yung energy niya, very accepting. So, I really, really got to know him deeper. Siyempre, nung dito at doon na. Doon na kami nagkita and doon na talaga kami nakapagkwentuhan tukol sa lahat ng bagay. Minsan over dinner break, ang dami na naming napag-usapan na tukol sa pamilya and mga paniniwala namin na figure out ko kung ano yung mga pareho naming mga pina-prioritize like consistency and things like that. Mga kung ano-ano na yun na pag-usapan namin talaga. So, it really happened on set na talaga of dito at doon. So, judging from the way you actually were conversing earlier, na medyo you've gotten really close so far. Now, how would you fare JC as an actor? Yung impression mo ba noon na he's like this and that and na-confirm mo ba when you worked with him? Yeah. Alis muna ba ako? Alis ka muna. Excuse me muna, JC. Mag-usap lang kami. Oo. Itong ano, Friendster testy. Oy, ang ganda. yeah, of course. Sobrang na-confirm ko. And as an actor, parang minsan, di ba, sobrang manghang-mangha tayo sa mga role na talagang intense or parang like JC's role in Babae at Baril na sobrang nakakatakot, ganyan. Mm-hmm. But I feel like it's equally as hard to portray a role na mas natural o mas malapit sa tunay na buhay. And this is what Dito at Doon is, di ba? Parang very true to life, very now. So, yeah, ang galing pa rin nung portrayal niya and natural na natural. And yes, confirmed lahat ng mga speculations natin sa talento ni JC. Alright. Now, I don't want to put JC on the spot, but ngayon na, you know, you've gotten to know Janine as Janine. Was that like the impression that you had with her before or you didn't really know her at all?
Kilala ko na siya. I mean, nakikita ko na yung work niya. Ang lagi lang akong curious kung paano siya on set, kung paano yung working, paano siya work in a working environment. So, doon ako na curious every time, lalo na sa, actually, even sa lahat ng mga nakakatrabaho kong artista. So, si Janine, nung time na nakatrabaho, importante sa akin yung disiplina. Importante sa akin yung connection right away. So, ganun din, same. It's kung ano yung expectation and reality, parehong-pareho lang. Nakita mo ba rin noon, of course, Janine has like really good high fashion shoots and stuff like that. Was that like a problem for you? Yung medyo, hindi naman sa ano, pero parang stature of some sort na medyo, does it look high maintenance for you? I think this sa industry ang to, for me, nung ngayon na nakapas, nandito ako sa mainstream industry and galing from the theater. I think usually, pictures lang yun eh. For me. Iba sila in person eh. It's the same, they're actors, they're putting characters. So it's just one of those characters. So medyo, are you thinking that I would be intimidated? Mm-hmm. But hindi naman kasi mas probably may intimidate ako pag yung working relationship or parang kung paano ako makipagtrabaho tapos medyo nasusungitan ako ganun. Doon ako medyo parang titiklop. Pero ang bait ni Janine eh, and she's super generous and she's really talented. So, one click, one snap, okay na. Wala nang problema. How would you fare Janine as a lover? Lover? May lover, bigla. Lover meaning specific. Of course, you have like a relationship in this film. Does she portray that also in real life? You think? Yeah, I think so. Oh, okay naman. I think she's kung ano rin naman yung character niya dun sa dito at doon, eh, medyo halos pa kalapit na rin kung sino siya sa totoong buhay. And and I don't know about her love life yet. So, hindi kami lumalim dun sa side na yun, pero yeah, I'm sure she's a good lover. Mhm. Yeah. All right. Janine, how about you? If you can actually gauge how much of a like a good lover JC is, how is he? Hey man, ko na yung ano, title. Yeah, something like that. I think JC is really ano, parang what's the word? Yung parang madudraw ka talaga sa kanya. Parang he's super boyfriend material based on how he talks about his family and yung mga nakwento niya, and I see how he really prioritizes that. So yun pa lang, parang alam mo na pwede. Good job. Hello. All right. Well, with that, thank you and congratulations guys for your thank you, John. All right. Thank you.